Hello guys, for this video guys, papakita ko sa inyo yung aking unang karanasan sa ganitong paggalaga ng pato sa kaitik. Nalungkot lang guys kasi hindi maganda nangyari sa aking mga itlog. And guys, hindi ko kasi alam kung paano ang proseso nito, kaya siguro ganito lang pag una, siguro baka susunod na mga itlog sila ay okay na. Pakita ko sa inyo guys kung ano nangyari sa mga itlog ng aking mga alaga. Ito guys yung mga itlog ng aking mga alaga. Ano siya? Yung kalahati ay nagtubig. Hindi siya naging sisiw. Kasi mag 2 months na siya nung tiningnan ko. Yung iba nga sinira ako na. Hindi ko na may pakita. Kalahati na lang yung naiwan dito. Akala ko ito yung mga okay. Yung kalahati na itapon ko na kasi nabiyak-biyak ko na. Yung kalahati nandito pa ay tubig. Sabi ng aking kapatid ay hindi daw maganda yung ano. Yung iba daw walang similya tong mga itlog nila. Kasi ito, kasi nung una to, pinakain ko ito ng mga pids na pids, siguro ng pids na pampaitlog, kaya yon, kaya nang itlog sila dahil doon sa pids, pero hindi doon sa lalaking ano, guys, sa lalaking pato. Ito guys yung mga natira, papakita ko sa inyo. Nakakalungkot kasi 2 buwan ko silang inalagaan doon sa kanilang pugad, tapos ganito mangyari sa first time. Ito na guys, ito na guys yung naiwan na lang. Ito na lang yung naiwan. Kung titingnan nyo, may itim na yung iba. Kung makikita sana sa sinag ng araw ay ano na guys, kalahati na yung tubig. Hindi siya makikita. Kung alogin mo, naalog na siya. Kasi kalahati, wala ng laman. Tubig na yung tubig, yung itlog naging bukok na. Yun nila natira. Ano ko na yan guys. Ihukay ko na para hindi na kakainin ng mga ibang hayop. Kasi mabaho na po yung loob niyan, mabaho na. Pag napisa mo yan ay ano na, mapuputok na siya. Ano guys, ano yung mga itlog ng aking mga pato. Bali 28 po lahat ito guys, pero ito na lang yung naiwan. Yung iba, napisa na, ano ko na, nakita ko nung nakita kong sira na, tinapon ko na, pero ito yung naiwan noon. Akala ko sisiyo na sila kasi matagal na yung pala. Nung chinik ko, ay kalahati yung tubig na sa ilalim, bugok na. Kahit isa wala, walang walang lumabas na sisiyo. Sa 20 piraso, walang isang sisiyo na naging produkto ng aking mga pato. Siguro nga guys, doon sa ano nga, ito itlog na galing sa pids. Hindi itlog ito galing doon sa lalaking manok na may similya po. Yan. Pero nagpapaano naman yung aking babaeng pato, pero hindi siguro sapat. Yan guys. Yan yung mga itlog ng aking pato na nabugok. Ayun guys, kung maraming salamat pala sa nanood ng aking short video sa pinakita ko sa inyo na mga itlog ko na 20 piraso, yung iba dito yun na lang na hindi naging sisiyo po. Yan po yung itlog ng mga pato ko guys, 2 inahin po yan. Nakakalungkot, 2 months ko po silang nalagano sa kanilang pugad, pero walang nangyari. Yun. Hindi na matutuwa si Mami Elms in siya at nabot yan guys, kasi sa kanya pong pato yan, kay Mami Elms po yan, yan. Siya pong bumili sa mga pato na yan. Sorry po Mami, hindi po napisa yung ating mga itlog, naging bugok po sa sunod siguro. Guys, kung sino bang makapanood nito ng aking short vlog guys na nag-alaga po ng pato o itik, mag-comments lang po para makakuha ko ng konting idea po sa inyo, kasi first time ko po mag-alaga ng itong mga hayop, kaya yun po ang kahinatnan. Maraming salamat sa lahat na nanood. Pakishare na lang po para mayroon pong mag-comment sa aking video. God bless us all. Kwak, kwak.